ang pinaniniwalaan nating kasabihan, hindi ako bibigyan ng Panginoon ng problema na hindi ko makakayanan. Tama yan, pero hindi masyadong eksakto, kulang. Bakit? Isipin mo ang sasabihin mo. Tanong, papaano kung may magpunta dito, nagalit sa mga Kristiyano, at sabihin, lahat ng mga Kristiyano, huhulihin, ikukulong, pahirapan, papatayin. Granted, kung totoo, ano sa palagay ninyo ang magiging reaksyon natin? Takbo? Tago? Tanggi? Di ako Kristiyano. Eh, alam ko Kristiyano ka eh. Dati yun, ngayon trip-trip na lang. Ganun ba? O maninindigan tayo bilang Kristiyano ako? Kahit pa ikulong ako, kahit pa pahirapan ako, kahit pa patayin ako. Tulad ng mga martir ng simbahang ito. Kaya? Palagay ninyo, palagay natin. Father, hindi ako mapalagay. Sa isip ko, sa puso ko, gusto kong manintikan bilang Kristiyano, pero nakatatakot kung totoo na mangyayari yung sinabi mo. O sige, mas gawin nating malapit sa katotohanan. Paano kung malugi ang negosyo mo? Paano kung matanggal ka sa trabaho na kailangan mo at ng pamilya mo? Paano kung magluko ang asawa mo? Papaano kung maligaw ng landas ang anak mo? Papaano kung magkasakit ka ng malubha o ang mahal mo sa buhay? Papaano kung sa inyong pamilya mayroong mamatay? Sagad pa natin. Papaano kung yung kamatayan karumal-tumal? Kakayanin? Lalampasan natin? Kakapit pa rin ba tayo sa pananampalataya natin? Palagay ninyo. Palagay natin. Mother, knock on wood, wag naman sana. Sa puso ko, sa isip ko, gusto kong lampasan kung mangyayari ito nang nakakapit sa pananampalataya ko. Pero ngayon, habang iniisip ko, hindi ko yata kakayanin ito. Well, kahit ako naman ang tanongin ninyo eh, baka ganun din naman ang isagot ko. Sa unang tanong, papaano kung may magpunta dito? Pari ka, di ba? Papatayin ka namin. Katakot yun. Parang hindi ko kaya. Kung mamatay ang isa sa mahal ko sa buhay, siyempre, gusto natin kumapit sa pong may kapal. Pero kung tatanungin mo ko yan, Lord, wag naman. Nevertheless, posibleng mangyari ang lahat ng yan. Pero huwag tayong mag-alala. Sabi ko nga, kahit ako pwede kong sabihin, sa ngayon, hindi ko yata kaya. Pero huwag tayong mag-alala. Sapagkat kapag dumating na at totoong sumasampalataya ka, kakayanin mo, maniwala ka. Ito yung sinasabi sa Ebanghelyo ngayon. Ang sabi dito sa mga tagasunod ng Panginoon, noon at ngayon yung mga sumasampalataya sa Kanya, dadakpin kayo, uusigin kayo, hahagupitin kayo, lilitisin kayo. Yung mas matinding parte, yung pangalawa eh. Ano sabi sa pangalawa? Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng anak ang kanyang magulang, ipapapatay niya ang kanyang magulang, kapupuotan. Mahirap to eh. Ang sinasabi ng Panginoon dito, yung pinakamatinding problema na pwedeng maranasan ng tao, it's either gawin mong literal ito, magkasira kayo ng asawa mo, ng anak mo, para ka na rin pinatay nito, right? Ito yun. O kaya, may mangyaring hindi maganda sa mahal mo dahil ginawa ng masama ng ibang tao. Ito yun. Eh hindi nga ba't ang isang pinakamatinding problema ay problema sa taong sa atin ay mahalaga. Sapagkat next to God, dyan tayo kumukuha ng enerhiya.
sa mga taong sa atin ay mahalaga. Kaya magkaroon na tayo ng problema sa lahat, wag lang sa pamilya. Right? Ito yun. Ngayon ang sinasabi ng Panginoon dito, pwedeng may mangyaring ganito sa atin pagdating ng panahon. Kung tatanungin tayo ngayon, kahit na tayo sa mga sampalataya na, baka mag-alangan tayong sumagot kung kakayanin ba natin talaga. Pero huwag kang mag-alala, sapagkat kapag dumating na, anumang matinding problema, kakayanin mo, maniwala ka. Ito yung sinasabi, ano? Kapag nararanasan nyo na ang lahat ng ito, huwag kayong mabalisa kung ano ang sasabihin ninyo at kung paano nyo ito sasabihin. Sapagkat pagdating ng oras na yon, ito ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi na kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu na kaloob sa inyo. Paraphrase, in other words, ngayon hindi nyo kaya. Totoo yon. Pero kapag dumating ang problema at sumasampalataya ka pa rin talaga, magugulat ka na lang, makakaya mo. Sapagkat hindi na ikaw mag-iisa, kasama mo siya. Nung nakaraang linggo, yun naman ang pangako niya. Yun yung pahinga na pangako ng Diyos. Hindi yung pahinga na mawawalan ka na ng problema, kaya nga ang sabi niya, pasanin pa rin ninyo ang aking pamatok, magaan to. Bakit? Kasama mo na akong magpapasan nito. Yun ang pahinga. Huwag mong isipin at huwag mong idasal, Lord, wala sana akong ma-encounter matinding problema. Kasi habang tayo nabubuhay, hindi tayo makaliligtas sa matinding problema. Hindi naman po pwedeng hindi tayo mamatay. Hindi naman po pwedeng hindi mamatay ang mahal mo. Di ba? Hindi realistic yung dasal na yon. Ang mas realistic na dasal, Lord, kapag dumating anumang malaking problema, iparamdam mo sa akin na nandyan ka. Yun ang mas realistic na dasal sa Kanya. Hindi sinabi ng Panginoon dito sa Kanyang mga alagad, o balang araw, darating ang pagkakataon, lilistisin kayo, mahihirapan kayo. Ngayon pa lang, ibibigay ko na yung grasya. Hindi. Bagamat may grasya, araw-araw, tuwi-tuwi na, ang sabi niya, pagdating ng oras na kailangan nyo ng extra grasya, grasyang bonggang-bongga, grasyang matindi talaga, na masasabi mo na yung sinasabi sa banal na kasulatan, hindi na ako, kundi siya. Ibibigay ko sa inyo yung grasyang iyon. Maniwala kayo. Ako lang eh. Hindi naman ako yung taon-taon sa seminaryo, 10 taon yon, yung gustong-gusto kong pumasok. Hindi ako gano'n. Ako yung taon-taon, kaya ko pa ba? Hindi ko na yata kaya. Pero yung lumalaban ka, nagtitiwala ka, sumasampalataya ka, Lord, isa pa ha? Ayun eh. Lord, isa pa ha? Ayun eh. Hanggang ngayon. Kung mahirap maging pare, mas mahirap manatiling pare. At ang pinakamahirap ay manatiling mabuting pare. Pero yung sa kabila ng lahat ng nangyayari, sa kabila ng lahat ng mga tukso at problema, mas na magdasalge. Tuloy-tuloy lang eh. One after the other lang. Oh, mayat-mayat sinasabi ko sa inyo, nung mapunta ako una dito, walang simbahan at walang convent. Hindi ko kaya to. Oh, ayan na. Ayan na siya. Unti-unti lang. Ngayon, paano ko nga ba nakaya? Paano nga ba natin nakaya? Kaya ako, kapag umaatake yung takot na at sasabihin sa akin ni Taning na paano pag tumanda ka? Sino mag-aalaga sa'yo? Alagaan ka man, gusto mo ba? Alagaan ka. Dahil may makukuha sa'yo. Ayoko nun. E alagaan ka man ng isang nurse o ng isang kasambahay. Mahirap yung inaalagaan ka dahil ang sinusweldohan mo siya. Baka mamaya kapag gaganong-ganong ka na at ayaw mong kumain,
salaksak sa iyo yung kutsara. Kumain ka! Ako pa? Hindi ka ba natatakot ng gano'n, Father Fidel? Kapag umaatake sa akin yung takot na yon, ito yung iisipin ko. Maliwanag eh. Kapag dumating yon, nando ng tulong at grasya ng Panginoon. Kaya, huwag masyadong nega. Paano pag ganito? Paano pag ganon? Ay! Pag nagkaganito at pag nagkaganon, nandun ang tulong ng Panginoon. And so, huwag tayong maingkit. Halimbawa, sa mga martir, sa mga banal, na nakaya nilang ialay ang kanilang buhay. Isipin mo, parang hindi mo kaya, huwag kang maingkit sa kanila. Huwag ka rin maingkit at huwag mo sabihin, mare, pare, hanga ako sa'yo. Akalain mong niloho ko na't lahat ng asawa mo, tinanggap mo pa rin. Winalanghiya ka ng anak mo. Tinanggap mo kung ako yan, ako po. Huwag mo sabihin mo yun. Kasi kung talagang ikaw ay nasa Panginoon, pagdating ng araw na yun, kung darating man, hindi ka niya pababayaan. Huwag mong sabihin, di ko yata kaya. O talagang hindi mo kaya sa ngayon. Bakit hindi mo kaya sa ngayon? Eh, wala naman yung problema. Pag nandyan yung problema at sumasampalataya ka, the moment you need it, it will be granted to you. It will be given to you. Magugulat ka na lang. O di ba't kayo, marami sa atin ang ganyan, lalong-lalo na yung mga may edad na dito, nakaranas na kayo ng mga matinding problema sa buhay niyo. O sige nga, eh ngayon pa-explain ko po sa inyo, paano nyo nalampasan? Hindi ko nga rin po alam, Father. Merong kang malalaman, merong kang marirecall, pero hindi ganap na ganap. Bakit? Kasi hindi lang naman ikaw yung gumanap at gumawa, sinamahan ka niya. May extraordinaryong nangyari sa'yo sapagkat sinamahan ka ng ating Panginoong Jesucristo. This will explain why laging sasabihin ng Panginoon, do not be afraid, huwag kang matakot. Bakit? Wala pa yung problema, takot ka na. Sabi ko, nasaan? Darating yung matinding grasya. Kapag nando na yung problema, eh paano kung hindi naman dumating yung problema? Masyado kang nag-aalala. Dumating man yung problema o nandyan man yung problema, masyado kang nag-aalala. Nandito pa lang. Nandito yung tsansa ng demonyo para talunin ka. Kapag nag-aalala ka, makukondisyon ang utak mo na hindi mo kaya. At yun ang gusto ng Diablo. Kasi alam ng Diablo, kakayanin mo basta lumuhod ka sa banal na Santisimo. Basta humawak ka sa mahal na poong Nazareno. Basta magdasal ka sa mahal na birhen ng Lazlat. Basta magrosaryo ka kakay. Alam yun ang demonyo. Kaya kanya gustong mag-alala para isipin mo, hindi mo kaya. Dahil alam ng demonyo, pag naniwala kang kaya mo, hindi kanya makakaya. Kaya sa misang ito, ito yung ipagdasal nating biyaya. Yes, pagdasal natin, Lord, maiwasan ko sana ang ganito, ganon na malalaking problema. Okay yun, valid yun. Valid yun. Pero ang idasal din natin, Lord, dumating man, tulungan mo ko at siguradong ito ay aking makakayana. Basta sa tulong ng Panginoon, ha? Huwag natin kakalimutan yan. Kasi madalas, ang pinaniniwalaan nating kasabihan, hindi ako bibigyan ng Panginoon ng problema na hindi ko makakayanan. Tama yan, pero hindi masyadong eksakto, kulang. Bakit? Eh, isipin mo, ang sasabihin mo, hindi iaalaw ng Panginoon ng problema na hindi ko makakayanan. Eh hanggang saan bang ating kakayanan? May hangganan. Kaya kapag ang kakayanan natin at tayo lang ang ating pinanghawakan, kakabahan at kakabahan tayo. Kasi alam nating tayo ay may hangganan. Ang maganda, ganito ang ating kasabihang pangkapitan. Hindi ako bibigyan
at hindi iaalaw ng Diyos na makaranas ako ng problema na hindi niya makakayanan. Doon, mas lalakas ang loob mo. Kasi anumang problema ang dumating sa iyo, alam mo, kalkuladong kalkulado ng Diyos. Sisiw sa Diyos. Parang yung sinabi niya, nung patay na yung bata, hindi patay yan, natutulog lang. Imagine, pagtulog lang kay Kristo, ganon kaliit ang kapangyarihan para kay Kristo ng kamatayan. Anong problema ang hindi natin makakayanan kung tayo ay Kanyang tutulungan? Ito sana, mga kapatid, ang biyaya na ating panghawakan. Sabi nga ni St. Paul, if God is with us, who can be against us? Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa akin. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Alam kong diringgin ng Diyos, sapagkat mahal niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Ipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pakitulungan mo kami anuman ang mga problema na maranasan namin. Huwag mo po kaming iiwan, huwag mo kaming pababayaan, na alam naman naming never na mangyayari yan. Tulungan mo lamang po kami, Panginoon, na ito ay mapanghawakan. Makawala man sa pagkakahawak namin, kapitan mo kami, habulin mo kami ng iyong yakap, huwag mo kaming pabayaang masadlak sa kawalang pag-asa, at ipinagdarasal din po namin ang mga may matitinding problema ngayon. Maniwala sana sila, nakakayanin nila basta sumampalataya lang sila. Alleluia! Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan sa Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon, papalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang mga pangako sa iyo, pangako sa akin, pangako sa atin. Kaya sabihin mo sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi si Father Fidel ang nagsasabi niyan, kundi ang Panginoon, yan ay natatala sa banal na kasulatan. Sa mga pangungusap ng Panginoon, na huwag kang matakot, hindi Kanya pababayaan. He knows His plans for you. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ito positive thinking. Hindi ito pagkukondisyon sa sarili. Paniniwala ito sa Diyos na sa iyo nagsabi, kung lalapit kay Jesus. Puri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.